Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's video, ang topic natin ay about plants. Ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga plants na maganda or accurate, lalo na sa weather natin dito sa Pilipinas. Karamihan sa mga plants na ipapakita ko ay galing sa Baguio. Pinaship ko siya through LBC, pero wala na siyang soil guys, kasi bawal yun. Pasensya na guys kung medyo maingay yung mga sasakyan kasi nandito ako sa garden, sa harapan ng bahay. So may mga maririnig kayo mga dumadaang tricycle. More of my plants kasi is galing doon, lalo na pag mga cactus, succulents. Ipapakita ko muna for today is yung mga hanging plants ko. Andun yung mga hanging plants na ipapakita ko sa inyo. Medyo mainit na guys. Sumisikat na si Haring Araw, 7 o'clock in the morning. So, ang una ko ginagawa sa umaga, pagkapasok ni Dara, is chine-check ko yung mga halaman ko. Marami na rin akong mga namatay na plants guys, pero nagtatry and try pa rin ako hanggang sa makuha ko or matouch ako kung ano ba talaga yung gusto nila. Kasi sobrang init, sa taga Bulacan ako guys. So, hindi pa nila kayang mag-adjust dito kasi ibang-iba yung pinanggalingan nilang place. Kasi sa Baguio, kahit mainit, malamig pa din. Pero dito, pag mainit, as in, talagang walang lamig, diba guys? Marami na rin akong namatay na cactus and succulents. Pero next time guys, ipapakita ko sa inyo. Pero for today's video, mga hanging plants lang yung ipapakita ko na tamang-tama sa Philippine weather, lalo na pag mahilig ka sa halaman. Hindi siya mahirap alagaan. Winu-water ko siya everyday in the afternoon or sa gabi. Naka-expose din siya sa direct sunlight. Pero kung gusto mo na maging brown ang leaves niya, i-stress mo siya. Paano? Diligan mo lang siya at least once a week katulad ng ginagawa ng iba. Pero for me, mas gusto ko ng green ang color niya. Winawater ko to every other day in the afternoon or at night. Maganda tong tingnan lalo na pag sabay-sabay humaba. Yung leaves niya parang plastic na matigas tapos kumikinang yung gilid ng dahon niya. Naka-expose din siya sa direct sunlight at wala siyang flower. Winawater ko to every other day in the afternoon or at night. Dapat shaded area lang kasi napansin ko natutunaw ang leaves nito pag naka-direct sunlight, kaya ang ginawa ko, nilipat ko na lang siya ulit. Meron siyang maliliit na yellow flowers, pwede din siyang itanim by cuttings. Eto naman medyo maselan alagaan. Kasi pag nasobrahan ng dilig, nagiging parang watery or nagtutubig yung beads hanggang sa malusaw. Kaya ingat lang sa pagdidilig. The best way na gawin, diligan lang kung alam mong tuyo na ang soil. Ako kasi every 4 days ang dilig ko nito. Maganda din tong tingnan kapag humaba. Tinatawag din tong rosary beads kasi mukha siyang rosary. Meron siyang maliliit na white flowers at itinatanim by cuttings. Winawater ko to anytime, daily, kasi hindi naman siya maselan alagaan. Naka-expose din siya sa direct sunlight. Pag humaba siya, nagiging red yung color ng mga leaves niya. Itinatanim din to by cuttings or kahit na ipatong mo lang siya dyan sa soil, magkakaroon na agad siya ng roots. Dinidiligan ko naman ito every 2 days. Hanging plant siya pero family ng succulents. Maganda din tingnan pag humaba tapos nagkakaroon ng sanga-sanga ng leaves yung mga singit kaya kumakapal siya. Ang pagtatanim nito ay by propagation.
kukuha ka lang ng isang peraso dyan na dapat maingat mong mapuputol, and then ipatong mo lang sa soil, tutubo na siya after ilang weeks, magkakaroon ng roots. Pwede siya sa direct sunlight pero mas okay ang shaded kasi mas napapansin ko matataba yung leaves niya compared sa direct sunlight. Winawater ko to every day, in the afternoon or at night. Hindi naman siya masailan alagaan kasi pwede naman siyang tumubo kahit sa lupa lang. Pero mas prepared kong gawin siyang hanging plants kasi ang cute ng color ng dahon niya. Mas malusog ang mga leaves niya pag naka-direct sunlight. Matakaw to sa water pero dapat didiligan mo lang siya sa hapon or sa gabi or basta wala ng araw para hindi masunburn yung mga dahon niya. Mabilis lumago at magkaroon ng mga babies, lalo na pag naka-direct sunlight, yung dahon niya matigas na parang plastic. Okay kung ang soil niya is may kahalong ipa or yung balat ng palay para laging moist yung soil niya. Medyo maselan tong alaga ang dolphin. Meron siyang flower na maliliit na color white. Dapat once a week lang ang dilig niya, konting dilig lang, basta mabasa lang ng konti yung soil niya. Tapos may kahalo ding pumice yung soil niya, hindi pwedeng pure soil ang laman niya. Madali itong paramihin guys, kuha ka lang dyan ng cuttings tapos ipatong mo lang sa soil, ilang araw lang magkaka-roots na siya. Ang dilig niya once a week, pwede siya sa shaded area pero mas prepared kung naka-direct sunlight siya kasi nagiging violet ang color ng leaves niya pag nai-stress or pag mainit. Winawater ko to once a week kasi natutunaw yung leaves niya pag every other day ko siya winawater. Tapos nakalagay lang siya sa shaded area kasi nung tinry kong i-direct sunlight siya, nabubulok yung mga leaves niya. So, nilipat ko na lang siya ulit. Maganda rin to pag humaba katulad ng pillow plant. Ang pagkakaiba lang nila, mas maliliit ang dahon nito at mas lighter ang color. Winawater ko to every day, in the afternoon or at night. Hindi naman siya maselan alagaan. Naka-direct sunlight din siya. At ang pagtatanim nito by cuttings, puputol ka lang dyan tapos itusok mo. Nilagyan ko rin yung soil ng konting sand pero okay din naman kung pure soil lang ang gamitin. Winawater ko to every 2 days, in the afternoon or at night. Hindi naman siya ganun kaselan pero nakalagay lang siya sa shaded area kasi madaling masunburn yung mga dahon niya. Hindi siya umahaba, ganyan lang siya. Meron siyang pink na flower pero meron din siyang iba-ibang color. Winawater lang to once a week. Meron siyang maliit na flower na maroon ang color. Sabi nila mabaho daw pero hindi naman. Nakalagay lang siya sa shaded area. Ganyan talaga yung color niya, hindi siya patay. Winawater ko to every 2 days, in the afternoon or at night. Pupwede siya sa shaded area, pupwede rin siya sa direct sunlight. Mabilis dumami yung mga dahon niya. Sa pagtatanim nito, pwedeng cuttings or by leaves, ipapropagate mo siya. Winawater ko to every day,
in the afternoon or at night, nakalagay lang siya sa shaded area kasi pag naka-direct sunlight siya, madaling matuyo yung parteng ilalim ng puno niya. Sa pagtatanim nito is by cuttings, madali lang siyang paramihin. Winawater ko to daily in the afternoon or at night. Mabilis siyang lumago, lalo na pag naka-direct sunlight at mas maganda yung kulay niya pag naaarawan. Sa pagtatanim nito is by cuttings, pumutol ka lang, ipatong mo sa soil at magkaka-roots na siya agad. So that's it for today's video, guys. Sa next episode natin or sa next garden diary ko, ipapaalam ko sa inyo kung paano ba ang tamang pagdidilig ng mga cactus and succulents. Kasi ibang-iba siya para sa mga ornamental plants. Hindi siya araw-araw dinidiligan. So, malalaman niyo yan. Don't forget guys to like and subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. And click the bell para ma-notify ka pag may mga bago akong uploads. Lalo na kung mahilig ka sa plants, click the bell. So that's it for today's video. I hope you enjoyed watching at sana may natutunan ka about sa mga plants. And see you on my next video. Bye!